Guys, for today's video, we'll be talking about E-sabong and how Gcash contributed to its success. Hindi ko rin alam. So tara, sit back and let's discuss. Come here, tap. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about Smart Padala, PAYMAYA, TrueMoney, Shopee, Computer Shop, Gcash, franchising, crypto mining, and cash, and other stuff na meron akong experience at ginawan ko na yon ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Success ba talaga matuturing natin yung nangyari sa E-sabong? Well, kung titingnan natin, yes, in terms of the traffic na nare-receive, in terms of volume ng tao na tumataya, yes, naging successful si E-sabong because napaka-convenient na para magsabong or magsugal. Diba? Traditionally, pupunta ka sa arena para magsabong o sumugal. Pupunta ka doon, tapos makipagsiksikan ka daw sa mga tao. Hindi pa ako nakakapunta ng sabungan, ha? Pero based sa mga napapanood ko, ayan, siksikan, sigawan, maingay, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ng sa wala, sa meron, logis, yung mga ganun. Hindi ko alam. Hindi ako nagsasabong, guys. So, hindi ko talaga, wala talaga akong first hand experience. But dahil nga nagkaroon ng pandemic, naging creative ang mga sabongero natin at naging online na rin sila. Kaya tinawag na E-sabong. And naging successful nga sila in terms of converting yung mga dating sabongero to an online sabongero na. And hindi lang 'yon. Marami na rin nalagdag na mga tao diyan na hindi naman talaga sila nagtatalpak before, ngayon tumatalpak na sila. Meron din diyan na dati tumatalpak, tumigil, tapos nasubukan ulit yung online sabong, tuloy ulit. Long story short, successful in terms of traffic and volume ng tao na tumataya. Okay. Pero, in terms of, may maganda bang resulta? Well, sa akin guys, I don't want to be really biased na negative ako sa e-sabong or sa sabong. Pero, para sa akin, na nakikita ko kasi is, hindi siya maganda. But, somehow, may advantage din naman talaga yung pagsasabong. Pero hindi para dun sa tao mismo. Yung advantage ng pagsasabong is para sa government. Kasi yung government natin is nakaka-earn ng money coming from sa gambling. So nagbabayad yung mga nagmamanage ng mga sabungan, ng taxes sa gobyerno or shares sa gobyerno. So, yung gobyerno naman natin is kumikita ng pera, and yung pera naman na yon either napupunta sa bulsa or napupunta sa mamamayan. Diba? Hindi natin alam. So, bahala na sila. Pero, kung mapunta man sa mga mamamayan, edi good. Good for us. Kung yun yung part ng mga ayuda, good for us. Kung napupunta sa bulsa, edi that's bad for us. But, it's another story to talk. So, yon. So, yun yung isang advantage na nakikita ko. However, when it comes to the person itself na nagsasabong, doon ko nakikita na negative siya. If you heard the news, merong mga police, merong isang police na nagsanla ng kotse, hindi naman yata sa kanya, dahil lulong sa sabong, merong nagnakaw, merong nag-akyat bahay para magnakaw dahil lulong sa sabong, may nagbenta ng baby dahil sa isabong. So, di ba? Negative kasi to, kahit pa ilan-ilan lang yan na nababalitaan natin, nakahighlight. Hindi kasi magandang pakinggan. Bakit dumami ang mga tao na gumagamit ng e-sabong? Ito na nga. Unang-una sa lahat, si Gcash. Si Gcash yung unang electronic wallet na nag-introduce ng e-sabong. Then sumunod na lang si PayMaya, nagkaroon siya ng service ng Pitmaster, pero mag-focus tayo kay Gcash kasi siya yung una and naging kilala. And kasi mas convenient sa mga tao, mas maraming may Gcash, 'di ba? So, 'yon. Dahil electronic na siya, Gcash,
So madaling mag-cash in, 'di ba? Kahit saan ka pumuntang tindahan, may pwede ka mapag-cash inan. And at the same time, yung e-sabong, hindi mo na kailangan pumunta sa arena para magsabong. Right from your cellphone, mapapanood mo yung live na sabong ng mga manok. So, doon ka na lang pwedeng, doon ka na tumaya and doon ka na rin kukuha ng panalo mo kung meron. At doon ka na rin iiyak kung talo ka. Diba? Yun. Yun. Gcash can drive yung ano success na isang service or isang business. Isipin nyo na lang yon, yung e-sabong, lumaki siya dahil sa convenience na napoproduce o nabibigay ni Gcash. Well, is it a good thing? For a business, yes, it's a good thing kasi lumaki yung business mo, nakilala yung business mo dahil kay Gcash. In terms of the negative effect naman ng e-sabong, yon, it's a bad thing. For me, ah, guys, don't get me wrong. Hindi ko sinasabing masama yan outright, pero that's my ano, my point of view. Nakikita ko kasi yung negative effect nito sa nagsasabong. Unang-una sa lahat, sayang yung pera. Pangalawa, na-addict ka na. Yung pangatlo, and pag na-addict ka na, pwede ka nang gumawa ng kung ano-anong kabulastugan. Okay. So, yun. What are your thoughts, guys? Tama ba? Tama ba yung mga sinabi ko? Do you agree on my point of view? How Gcash can help a business to grow? And how can that business naman provide a negative effect? Like, si e-sabong na lang talaga. Kasi yun yung topic natin. Yun lang. So, let me know your thoughts below. Okay. Thank you guys for watching. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema doon, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review Team. Bye-bye!